natin mga minamahal kapatid ay parang isang bull riding. Habang ikaw ay kumakapit ka ng mahigi sa likod ng isang bull, ay mas lalo siyang pumapalag, mas lalo kanyang pilit na ibabagsak, mas lalo kanyang pilit na pabitawin sa kanyang likod. Pero mga minamahal mga kapatid, ito lagi natin tatandaan. Pagdami ng ating mga problema sa ating buhay, lalo higit, mayroon mga pandemic ngayon, di ba? Lagi natin tatandaan, kumapit tayo ng maigi. Kumapit tayo sa ating Panginoong Diyos ng maigi upang ang ating buhay ay mas lalo pa po nating maranasan at ating makamtan ang pangako ng Diyos sa bawat sa atin. Parang ang buhay ni Job, mga kapatid. Kagaya ng buhay ni Job. Kung ating papansinin, siya ay isang nung panahon noon ay parang wala na siyang makita natin na ay bagang siya ay perfecto noong panahon yun. Siya ay pinakamayaman, sikat sa lugar nila. At meron siyang mga 7 sons and 3 daughters. At meron siyang ari-arian na 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 100 donkeys, and 100 large of servant. Kahit naranasan niya mga bagay na yung mga kapatid, ay patuloy pa rin siyang naglilingkod sa Diyos. Pasin natin na kahit siya ay sobrang tapat niya sa Panginoon, siya ay nakaranas pa rin ng mga pagsubok. Ang lahat ng kanyang, lahat ng meron sa kanyang buhay ay nawala. Ang kanyang mga anak, ang kanyang ari-arian, ang kanyang mga kaibigan, maging ang kanyang asawa ay iniwanan siya. Pero sa mga kabila ng kanyang mga naranasan na yun, meron pa siyang matinding naranasan sa kanyang sarili. Nagkaroon din siya ng sugat mula ulo hanggang pa. Minsan niya, yung ulo kapag malalaglag, binabalik niya. Pero sa kabila ng mga problema na kanyang naranasan sa kanyang buhay, ay hindi pa rin siya sumuko at hindi pa rin siya bumitaw sa kanyang kapit, pagkapit sa Panginoong Diyos. At sa buhay ni Neo, meron po tayong 3 points na makuha. Choosing faith in the midst of suffering. Una, remind us that God is control. No? Pangalawa, bearer gift to God. Pangatlo, bring you closer to God. Reminds us that is in control. Talagang napakatindi ng pinili ni Job ng kanyang naranasan. No? When we choose faith, we must trust the very God who allows the difficult circumstances in the first place. But look carefully at the Job story, my friends. The only being in complete control of all events is God. Throughout the entire event, God is always in control. Choosing faith doesn't allow God to be in control. It only reminds us that this truth has always been and will always be. Kaya minamahal mong patid, kaya sabi nga ba, do not worry, everything is under control. Kaya yung mga pagsubok na yan, kung tayo ay, kung ating itong ibibigay sa Panginoon, sabi nga ba, sisiyon lang yan. Dahil alam ko kung sino ang may hawak sa aking buhay. Pangalawa, bearer a gift to God.
Job was wise enough to know that God had controlled the good days and the success of his life, just as surely as God was now controlling the bad days. Beyond that, Job learned a lesson that must be remembered in a time of suffering. Nothing about your present circumstances, be they good or bad, have changed the first thing about the nature of God. God is still the same. Lagi natin tandaan mga mga kapatid. God is still the same today and tomorrow, just as He was the same yesterday, and the same He will be tomorrow. God is always worth of praise. Kaya papurihin natin ang Panginoon sapagkat ang regalo niya sa bawat sa atin ay ating matatanggap. Kanya binibigay sa atin. Ang pangatlo, bring you closer to God. Ang experience ni Job, ang minamahal ng kapatid, kung ating itong pag-aaralan, kung ating itong pagbubulay-bulayan, ito ay magiging inspiration natin sa ating buhay. At ito ay makapaglalapit sa atin doon sa ating Panginoon Diyos. Though he didn't know it yet, Job was on this way to the most intimate encounter with God that he'd ever had in his lifetime. Through the season of suffering that had fallen upon him, he was starting a short journey that would lead to the greatest understanding of God was. The road of suffering was the only road that would lead him to a more intimate encounter with God. Lagi na naman mga kapatid. Kapag tayo ay nakaranas ng mga matinding problema sa ating buhay, isipin natin na ito yung paraan para mas lalo tayo mapalapit sa ating Panginoon Diyos. Amen? Sabi ni Ellen White sa The Seven Pages 203, chapter 2, do not wait to that you are made whole. Believe His word and it will be fulfilled. Put your will on the side of Christ, will to serve Him, and in acting upon His word, you will receive strength. Sapagkat ang strength ng Panginoon ay napaka-perfect. Amen? His strength is perfect. Kaya ngayon mga kapatid, kapag tayo ay nanghinaan ng loob, huwag natin kakalimutan na tumawag sa ating Panginoon Diyos. Because His strength is perfect. Ang kalakasan natin ay ang ating Panginoon Diyos. Faith is the living power that possesses through every barrier, overrides and obstacles and plants its banner in the heart of the enemy's camp.